Ano ang biodiversity? Ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba at pagiging natatangi ng bawat organismong matatagpuan sa ating daigdig. Kinakatawan nito ang lahat ng may buhay gaya ng hayop, halaman, fungi, at mga microorganism. Sa claudine ng biodiversity ang tinatawag ng mga ecosystem gaya ng mga kagubatan, kabundukan, ilog, karagatan, at maging ang mga kapaligirang gawang tao tulad ng mga bukirin o sakahan. Ang mga ecosystem ay binubuo ng kombinasyon at ugnayan ng mga buhay na organismo at ng mga di-buhay na bagay sa paligid tulad ng lupa, tubig, sikat ng araw, klima at iba pa. Susing usapin ang kombinasyon at ugnayan ito sa pananatili ng biodiversity. Ibig sabihin, ang pagkawala o pagkasira ng isang bahagi ay maaaring magdulot ng pagkawala o pagkasira ng isa o higit pang bahagi. Ito rin ang tinatawag na web of life o sapot ng buhay kung saan nakasalalay ang timbangan ng kalikasan. Mahalaga ang pangangalaga sa biodiversity. Ito ang magtitiyak na mayroon tayong mapagkukunan ng pagkain, panggatong, kahoy, tela, ilaw na materyales para sa damot, masisilungan, at marami pang ibang batayang pangangailangan. Ang biodiversity ang magtatanggol sa ating laban sa baha, tagtuyot at pagguho ng lupa at magtitiyak na mayroon tayong sariwang hangin na malalanghap. Sa biodiversity nakasalalay ang seguridad at kabuhayan natin bilang tao. Ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may napakayamang biodiversity. Kumpara sa ibang lugar na nakararanas ng matinding init o lamig, ang klimang tropiko ng bansa ay mainam para sa pagyabong ng iba't ibang organismo. Humigit kumulang 20,000 uri ng hayop at halaman ang sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya naman kabilang ang bansa sa 17 mega biodiverse countries. Ang karagatang pumapalibot sa Pilipinas ang may pinakasaganang yamang dagat sa buong mundo. Dahil bahagi ito ng tinatawag na Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa daigdig. Kabilang sa yamang dagat ng Pilipinas ang mga coral reef, seagrass bed, mangrove at beach forests, pangisdaan, seaweeds, marine mammals, at marami pang iba. Sentro rin ang Pilipinas ng tinatawag na agricultural biodiversity. Matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng bigas, niyog, munggo at gabi. Ang Pilipinas rin ang pinagmula ng iba't ibang uri ng saging sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Samantala, ang kagubatan o forest ecosystem ng bansa ay gumaganap ng mahalagang papel sa konserbasyon ng lupa at tubig at iba pang mga pangunahing ecological services. Direktang sinusuportahan ito ang humigit kumulang 30% ng populasyon. Dito rin nakasandig ang pamumuhay at kultura ng humigit kumulang 15 milyong katutubong mamamayan. Subalit sa kabila ng lahat ng yamang ito, itinuturing din ng Pilipinas na Global Biodiversity Hotspot o lugar kung saan mataas ang probabilidad ng species extinction o pagkawala ng buhay. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1,000 hanggang 10,000 beses ang bilis ng species extinction kumpara sa tinatawag na natural extinction rate sa buong mundo. Sa Pilipinas, nasa 604 ang species na nanganganib na mawala ng tuluyan. Mahigit kalahati ng matatandang kagubatan ang naglaho na. Sa nagdaang siglo, aabot sa 300,000 ektarya ng mga bakawan sa buong bansa ang nasira habang tinatayang 5% na lamang ng mga coral reef ang buhay. Sa buong daigdig, tinatayang 70% ng uri ng mga isda ang nanganganib mawala dahil sa labis na pangingisda. Sa agrikultura naman, tinatayang 75% ng crop genetic resources ay nawala na sa buong daigdig. Ang mga lahi sa paghahayupan o livestock ay unti-unti ding nawawala sa antas na 5% kada taon. Ang patuloy na pagsasamantala ng tao sa likas na yaman ang sanhi ng unti-unting pagkawala ng biodiversity. Pinapalala pa ito ng patuloy na pagdami ng populasyon at climate change.
Kapag hindi natin pinigilan ang pagkawala ng biodiversity, baka wala nang mapagtunan ng kanilang pangangailangan ang mga susunod na henerasyon. Tukulin ng lahat na pangalagaan ang biodiversity. At tayo bilang mga magsasaka at mangingisda ay may malaking maiaambag kung ating isasabuhay ang tinatawag na sustainable lifestyle. Ano ang ating magagawa? Una, isagawa ang 3 R's. Reduce, reuse, recycle. Ikalawa, ingatan at muling payabungin ang ating likas-yaman sa pamamagitan ng mga sumusunod. Hindi paggamit ng nakasisirang pamamaraan sa pangingisda. Pag-iwas sa paggamit ng nakalalasong kemikal sa pagsasaka. Bukod sa masamang epekto nito sa ating kalusugan, nakamamatay din ito para sa mga kaibigang insekto sa ating sakahan at nagdudulot ng pulusyon sa tubig at hangin. Pagtatanim ng mga puno at pagprotekta dito, paglahok sa mga paglilinis ng kapaligiran, at pagpapalaganap ng mga katutubong halaman at hayop. Ilan lamang ito sa ating maaaring gawin o intervensyon. Pagtulong-tulungan natin ang biodiversity conservation sa ating partikular na lugar, sa ating mga kamay na kasalalay ang kinabukasan ng ating daigdig. Sa pamamagitan nito, hindi lamang natin inililigtas ang inang kalikasan kung hindi tinitiyak din natin na may masaganang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon.